The global earth, ang tunay na kapangyarihan ng divino gobyerno, hindi lamang sa lupang pangako, ang bagong Israel, hindi lamang dito yan. Hindi lamang sa Southeast Asia. Tayo ang nagpahiram, tayo rin ang magkuha muli. Huwag nating sabihin ang redemption sa atin, ang pagbawi. Iyan ang kailangan natin. So sa ngayon, nakikita ninyo na ang isang ina ay malakas ang pakiramdam. Nakikiramdam bawat minuto kung kayo ba ay angkop na bilang isang kasapi, bilang isang liderato. Ang hindi ninyo alam, mula 2010, mag-isang nag-govern si Queen sa Royal Armed Forces. Nandiyadyaan ang pinakapwersa ko sa Ligwasan Mars na hindi niyo alam iyan. Na sinabi ko nga sa inyo, pangalan lang sa inyo ang mga sundalo, ang mga taong sundalo na sa kay Queen. Kahit utusan niyo yan, ipapatay kami. May puso at kaluluwa iyan na handang magpakasakit, ipagtanggol ang totoong sugo ng kapayapaan at kaunlaran na inasam-asam nila ng taong-taon, kada umaga at hapon, ang panaghoy kung kailan nga ba darating ang isang sugo na inilaan ng Allah. Marami sa inyo nagagalit dahil ako ay isang Kristiyano. Ang Kristiyano na Muslim ay hindi ninyo pwedeng paghiwalayin sa katauhan ni Queen. Dahil ang mga lolo, yan, masakit sa pakinig ng kalaban na iyan, na nakikinig sa ngayon at makikinig iyan dahil ang hindi niya alam, sinusubaybayan na siya ng puwersa ng kalangitan. Hindi siya naniniwala sa September 16 at ipapakain pa ako sa buaya. Salamat. Sana ang lolong buaya mismo ang siyang kakain sa iyo dahil sa pagmataas mo at ng napakatayog ng iyong pananaw na mismo sa mukha mo hindi ka atanggap-tanggap ang iyong pagmumukha sa mundong ibabaw. Kapag ikaw ay binahaya na ni si Roy, ikaw na ang pinakapangit na nilalang sa buong mundo. Yan ang tandaan ninyo. Dahil ang katauhan ng isang sugo ng kaliwanagan ay siyang mamumuno, hindi ang kadiliman kailanman. Kaya nga inuunti-unti lahat ng pumipirma sa maling pulisiya, sa maling programa, ay unti-unting kinukuha ang kaluluwa. May patay ngayon na ilibing na pero ayaw nilang ilabas dahil nakaugat sa programa. Sinabi ko nga sa inyo, may sumpa ang titulo, may sumpa ang pagkasultana, may sumpa ang pagkasultan, may sumpa ang pagkadato. Kung hindi kayo totoong dugo at kayo ay tumanggap niyan, tandaan ninyo, meron iyan kapalit. Kusa naming binibigay sa inyo na may hangarin kami na kayo ay dugo. Dugo kayo, oo. Ina-appoint kayo sa ngalan ng dugo ng Maharlika, sa dugo ng lupasog. Pero kung ayaw ninyong maniwala sa ganiang proseso, bitawan ninyo ang titulong iyan dahil angkan sa angkan ninyo ang magbibit-bit, ang magbalikat ng sumpa na iyan. Tingnan nyo ang sultanate ng Brunei Darussalam. Alam nyo ba ang sumpa na pakabigat sa kanila? Magpahanggang ngayon, hindi nila hinahanap kung sino ang kukuha ng sumpa na iyan. Subalit, ayaw nilang tangkilikin ang tunay
na pamumuno ng pinili ng kalangitan, na sa propesiya ng kalangitan. Ayaw nila akong bigyan ng pagkakataon na ako ito na siyang binigyan ng otoridad ng mga grandfathers natin. Ayoko nang gamitin ang lolo dahil sinasalbahe, sinasabutahe niyang may-ari ng ginto raw at kasama ang Committee 300 na hindi niya alam ang Committee 300 ay nakaugat sa agrimento na ginawa ng Mapilindo mula pa sa Treaty of Paris. Ang Treaty of Paris, ang gumawa niyan, mga grandfathers din. At sinasabi ko sa inyo muli, intact ang sundalo ng Republika ng Federal of Lupusog. Ang Federal Republic of Lupusog ang siyang nangunguna as liderato ng bagong henerasyon sa Golden Age sa pag-ipon ng lahat ng mundo na mga gobyerno. Dahil lahat ng central bank nila ay babalik din sa puno, sa source of origin. Ngayon, tatanungin ko kayo, gusto niyo ba ng buhay na kayo ay wala nang iintindihin, kundi meron kayong pagkain sa pagkainan at wala na kayong problemahin sa inyong mga kailanganin sa pang-araw-araw at sa pagiging suportado ng ating kaharian sa sambayanan? Mas nanaisin niyo ba doon kayo sa gobyerno na 100 taon na mula 1946 na gusto lang kayong alilain at sila ang makinaban sa yaman ng ating mga ninuno? Kaya nga in January 2021, declare na tayo ng absolute monarchy. Sino nga bang may karapatan at makailangan mangatawan niyan? The Queen of the Philippine Islands. Yan ang nakasaad sa lahat ng mga testamento ng agrimento. The Queen of Philippine Islands ay siya rin si Queen of Mapilindo. Siyempre, pag si Queen nandiyan, nandiyan si King. Si King at ako ay namumuhay na iisa sa ngalan ng sakramento ng pag-asawa naming dalawa bilang hari ng Malaysia, ng Southeast Asia at ang reyna ng Philippine Islands. Na yan ang caretaker ng panahon na bago na ilunsad ang Federal Republic of Lupusog noong March 22, 2015. Kaya nga, parallel government. Binuhay ko ang natutulog na gobyerno na siyang nagbigay ng independensya mismo sa Amerika in 1776 hanggang sa 54 countries sa ngalan ng Commonwealth Authority na ibinigay kay Queen of England. Mula kay Queen the First, Elizabeth the First, si Queen Victoria, na na-crown dito sa Sarawak, at kay Queen Elizabeth II na na-crown dito sa Api-Api, North Borneo, na yan ang Sabah. Ngayon, masabi niyo ba na kayo ang may alam ng sikreto? Hindi niyo kayang baybayin iyan. Hindi niyo kayanin ilahad sa buong mundo dahil hindi kayo ang pinili ng mga grandfathers. Grandfathers na ngayon, ha? Kasi nakikita ko yung mukha niya. Alam ninyo, hindi kita tatantanan dahil ako ang kinalaban mo. Hindi lang iyan, ang kinalaban mo mismo, yung nasa likod ko, yung nasa aking gabay. May power ka? Yes.
Subukan mo ang power ng mahal na ina.